haunted house na matatagpuan dito sa Pantukan. Dito sa bintana, meron kaming nakita. Dito pa lang sa labas, meron nang nagparandam sa amin. Nadaanan lang namin to kasi papunta talaga kami ng gov dyan. Pupuntahan natin to dito sa loob at mag-explore tayo kung ano ang nandito sa loob. Etong bahay na to, ito ay mapayapa at matibay na pundasyon ng pamilya. Pero habang tumatagal, ang pundasyon ng bahay ay kinakain na ng pagkaluma. Kaya ito unti-unting nagugunaw at di na pwedeng matirhan. Dahil sa sobrang tagal, ito ay naging misteryoso at nababalutan na ng mga kaluluwa. At minsan naging agresibo ito. Kaya ngayon, ito ay naging tahanan na ng mga kaluluwa. Marag na yung mga ito. Hindi ako nakano. Ay, ka po bro? Kadobre. Nakadumog ka? Hindi pa kami nakapasok at random na namin na merong gumagalaw sa loob. Alam mo yung anong nakakatakot dito? Yung mga puno pinutol nila. So possible na nadisturbo natin yung mga entity na nakatira doon sa punuan. Sinubukan ng kasama ko na pasukin itong mag-isa at tinignan kung ano ang nasa loob ng bahay. Ako lang mag-isa. Nadira ko ni Elkel. At kuwang-kuha talaga sa camera ko na merong humihinga malapit sa kanya. Hindi kaya pasukin guys kasi ano, madami. Kaya pasukin guys kasi ano, madami. May nararamdam talaga ako pero hindi natin iisipin yan guys kasi lalo lang tayo matatakot. Natapos na natin mag-explore guys, tatay na yung kwarto. May dito. Ibang amoy talaga sa taas. Parang may nagluluto. Ewan ko ba kung malayo di ba yung mga kapitbahay dito. Balik na tayo. Nandito tayo ngayon sa first floor. Pagpasok pa lang namin mga kaelgang, mabigat yung pakiramdam namin dito. Kasi sobrang nakakatakot yung mga unang pagpasok mo pa lang, bubungad na agad ang mga lumang rebulto sa iyo. Hindi natin matukoy kung kailan pa to na abandon na. Pero ayon sa mga sabi-sabi sa mga bahay-bahay dito na ito daw ay inabandon na daw kasi sa sobrang tagal na at maluma na yung bahay. Pero hindi natin alam kung ano ba talaga ang nangyari dito. Try natin i-explore kung ano ba ang nangyari dito. Ito yung sala nila dito guys. May nakita tayong piano na luma na. Feeling ko bro, electric to. Kailangan itong isap-sap kasi may mga button dito. Alam yung nakakatakot dito man. Wala tong electricity, pero yung energy ng mga entity nakakapag-build ng energy, kaya possible kaya nila itong patunugin. Tatanungin natin sila kung mayroon mang espirito na nandito sa amin, pwede mo bang patunugin tong piano na to? Ano yun? Ha? Parang humila dito sa dami na bro. Gumanon. Uy, kagi ka. Sure, I promise. Naglibot-libot pa kami dito at meron pa kaming nakita mga rebulto. Hindi na kami masyadong natatakot dahil sa mga rebulto nakikita namin. So mga kaalgang, aakyat na tayo sa second floor. Yung daanan nila medyo matibay pa. Meron kaming naamoy na parang sunog na di namin maipaliwanag kung anong klaseng sunog ang naamoy namin. May goma. Kanina man, wala to man. Sobrang bigat talaga ng pakiramdam ko dito. May nakita pa kaming bahay dun sa kabila. Papasukin namin yun. Hello? Bro, gumagalaw. Legit, gumagalaw. O baka dahil lang sa kalumaan ng structure. Hindi, gumagalaw talaga man. Hindi na makita. Nung paglabas namin sa bahay, kita talaga sa mukha ng kasama ko na parang meron siyang nararamdaman. At paglabas namin sa bahay, sinabi niya sa akin na meron daw siyang narinig. Yung malalim na bisayo, yung sabi niya, umarika. Na sinabi sa kanya, umarika. O kung sa Tagalog, dumating ka. At wala lang ilang minuto, merong nagparandam agad sa kasama ko. Ika dito, ganun. Diba? Or, tama ba ako, man? Pwede din naman. May bitas ang likod. Yo. Serious ako, man. Nangyari din ito sa loob. Meron daw humila sa kanilang damit dito sa likod, katulad ng nangyari kay Juven. Ano yan? Hindi natin alam kung ano ang gusto nilang ipahiwatig sa atin. Baka humingi sila ng tulong, or pwede ding ayaw nila na nandito kami. May gumalaw. Pinuntahan namin ang isang bahay na malapit lang din sa aming ginawan ng video. So, kailangan mo talagang dumaan dito guys kasi may nakaharang. Medyo matirik ang daan dito at mahirap. Kaya't nagdoble ingat kami sa paglalakad. Papasukin na natin yung loob. At merong nakuha ang camera ko na tunog ng bata. Compress tayo lahat yan. Sabay tayo papasok lahat. Walang maiiwan.
dito. Sabay-sabay tayo. Halaga na, bro. Tara. So, nandito pa tayo sa first floor. Meron pa tong second floor at saka underground. Habang nag-ikot-ikot kami dito, nakita namin ang larawan na to. Meron kami nakita ang picture, mga kalgang. Tignan natin to. Wala kaming masyadong naramdaman dito, pero nung palabas na kami, meron na namang nakuha ang camera ko na humingi nga. Pagkatapos naming mag-video, lumabas na kami sa abandoned na bahay. At merong sinabi si Joven na may masakit daw sa kanyang likod. Ako nangatol ko, pero dire ara na. Tagad namin itong tinignan, baka may kung anong insektong kumagat sa kanya. Dahil masukal ang lugar doon. Pagsilip namin, may mga bakas ito ng mga kalmot. Hindi daw siya ang gumawa nito. Nagulat siya sa sinabi namin. Kasi nagsimula daw ito nung merong nagsabi sa kanya na umarika. At palagi daw hinihila ang kanyang likod. Na parang gusto nila itong pasamahin sa kanila. Natakot kami kasi kahit sa pagtulog namin, lagi silang nagpaparamdam. May naririnig kaming naglalakad kahit wala namang tao sa labas. Nagdasal na lang kami kasi malayo pa ang aming pupuntahan. At para naman bukas, safe kaming bumiyahe.